Magandang araw muli po sa inyong lahat mga ka-vlog boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Icha-charge ko po itong battery na gagamitin sa bagong dump truck na nabili ng amo ko. So, ito po yung dadalhin doon sa pagbibilhan kasi yung bibilhin po na dump truck ay wala po siyang battery. So, kailangan pong full charge siya. At kailangan siyang lilinisin din at saka tatapapan ko ng distilled water. Lilinisin muna natin bago tapapan. So ito po, pag naka-red po, normal po sa battery na naka-red siya, red yung reading niya kapag wala pa pong charge yung battery. Pero pag may charge na po, dapat nandoon na po siya sa white or green. Thank you.
kapag nag full charge to, magbabago po yung setting ng hydrometer. Aangat po siya papuntang green o kaya white. So kapag yung iba po ay napunta sa white o kaya sa green, pagkatapos yung iba naman ay napunta pa rin, steady pa rin sa red, so ibig sabihin po defective yung battery. Yung plate na yon, yung red, ay ibig sabihin, halimbawa po ito ngayon ay red siya, so mamaya nagbago yung iba, ito ganun pa rin red, so ito ibig sabihin po may problema tong butas na to. Ganun po ang mag-check ng plate ng mga battery sa bawat butas. At dito naman sa reading ng charger ay ito 12.7, ito po yung current yan, so pababa po siya ng pababa yung pasok ng current dito sa battery. So mamaya po pag full charge na siya, so itong 12 na yan ay pupunta po ng magiging 4 or 3. Ngayon po pababa po siya ng pababa yung reading na to. Ito po yung ampere current na pumapasok po sa battery. So hintayin na lang po na bababa siya ng bababa. Ibig sabihin na charge na po yung ano, yung battery na to. So nakasitting siya sa ano, 24 volts. Iwasan pong gamitin itong start na to. Ginagamit lang po itong start na to kapag nagpapa-start ng sasakyan. Ito po ang ginagamit para mapander kaagad yung sasakyan, lalo na kapag medyo kulang yung charge ng battery ng isang sasakyan. Isisit lang po dito sa ano, start na yan. Igaganyan po. Yan. Ayan po, napakataas ng current kaya hindi po pwedeng gagamitin basta-basta. Ayan. So kapag naka-CB lang po, yan po yung current niya. Pero kapag i-start, iwasan po natin na mag-charge tayo ng battery na ilalagay po natin sa start. Titingnan po natin to, napakataas ng current niya. Oh. So para sa start position lang po to, pag nagpa-start tayo ng isang sasakyan, tutulong po yung current na to para pumasok doon sa battery at nang mapa-start po yung sasakyan kung sakaling gagamitin nyo po yung charger na to. Pagkatapos kung anong voltage po ng power supply ng sasakyan, isi-shift lang po siya sa 12 volts or 24 volts itong wire na to. So ganyan po ang mag-set up ng charger na to. Kasi po nung nagdaan yung mga nagdaang buwan, ginamit po to ng isang kasama namin at isinit po dito sa start at saka iniwanan. So lumubo po yung battery, nasira kasi napakataas po ng current na pumapasok sa battery at sumabog po. Kaya wag na wag po natin na gamitin itong start position na to. So ganun lang po ang paggamit ng charger. So i-monitor po natin lagi to. So kapag charge na po yung battery, kanina po 12 ay ngayon na going to 9 or 10 na lang po, pababa po siya ng pababa. So itong battery naman po, kapag alam natin na mababa na po yung current dito, ibig sabihin na nag-charge na po yung battery. So chichikin naman po natin yung hydrometer specification dito. So dapat po pupunta na po siya sa white or green. So ganun lang po ang mag-check. Dapat balance po. Puro white sila o kaya green po. Ganun.
So kapag red pa rin, so may problema po yung ating battery. So sana po mayroon po kayong kaunting natutunan sa kung paano mag-check ng specification ng battery water at saka kung paano mag-set up ng battery charger. So hanggang dito na lang po ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.